Hello po guys, ngayon ang i-review natin is itong sikat and very affordable na portable speaker, product of Jasmah. Ang model ng Jasmah speaker ngayon na i-review natin is itong JMA8804. Okay, so ito yung harap ng box niya. Okay, sa box naka-indicate, pwede siyang SD card, MP3 player, recorder, FM radio, and yung speaker niya has an output power of 3000 watts kasi may dalawa siyang 8 inches na malalaking speaker. And pwede siyang remote via remote operation. Then meron din siyang USB capability at rechargeable na battery. Ibig sabihin, may built-in siya na battery na pwedeng bitbitin at paandarin yung unit. Sa gilid nito, makikita natin yung specifications. Okay, so naka-indicate dalawang 8 inches na speaker with the frequency operations from 100 to 18 kilohertz. Yung battery niya is 3.7 volts, 3000 milliampere hour. Yung timbang ng unit is 3.2 kilograms. Itong 3.9 gross weight ito. Ibig sabihin kasali yung timbang ng box. And yung measurement, yung box niya, naka-indicate na 250 by 210 by 587 millimeter. So dito sa specifications, naka-indicate na rin lahat yung built-in inner Bluetooth niya with USB, with card, SD card and FM, with single mic functions. And then meron pa siyang 3 inches na speaker for 3 ball coil type. Continuous playback time is 2.5 hours, at least 2.5 hours basta full charge. And the noise ratio is 85 decibel. So ito ang box ni Jasmah JMA8804. Okay guys, nabuksan na natin yung box at nailabas na natin ngayon yung unit at yung mga accessories ni Jasmah. But before tayo mag-continue sa ating product review, para updated kayo sa mga product reviews natin sa iba't ibang item na ilalabas namin sa aming channel, please follow our YouTube channel. Makikita yung logo and name ng YouTube channel namin. And paki-click na lang like and subscribe para always updated kayo kung may upload kami na bagong video about product reviews, kasi marami pa kaming i-upload na product. Now, ito yung main unit ni Jasmah. Okay? So sa loob ng box, yung laman niya itong main unit and may mga accessories siya. Ito yung wire para sa mic, free din ito, nasa box yan. Ito yung auxiliary wire, free din, kasama ito sa box. Itong remote, ito, okay, with battery na yan. And itong user's manual, so dapat basahin nyo yung user's manual kasi andito yung guidelines ng how to operate and yung safety precautions. Please read the manual po. Now, itong gamit nitong auxiliary is, for example, si Jasmah speaker, i-coconnect nyo sa mga amplifier or sound system. Ito yung ginagamit. Okay? So, dito siya nilalagay sa auxiliary socket. Then, connect nyo niya sa mixer or sa amplifier para ma-integrate ninyo ang Jasmah speaker sa expanded na sound system. Okay? Ngayon, ito ang main unit. Sa taas niya, meron tayong handle para pwede yung bitbitin yung unit ng mas madaling, o mas mabuhat mo yung mas madali yung unit. Ito yung light indicator niya. And ito yung main control panel. Sa main control panel, ito yung master volume. Ito yung treble adjustment. Ito yung bass adjustment. And then dito, yung 7 segments display,
Ito naman, dito nilalagay yung para ma-charge yung battery ng speaker, kasi rechargeable din ito. Ito is lalagyan ng, pinapasok nito yung mic, kasi pwede itong lagyan ng mic. Gaya kanina, ito yung auxiliary, dito pinapasok yung auxiliary plugs. Pwede rin sa USB, meron siyang USB port. Meron din siyang micro SD port, so pwede siyang lagyan ng SD card. Meron siyang low battery indicator, so pag low battery na yung unit, iilaw to. And then ito yung track button, so back track, forward track, ito yung play and pause track, and ito naman yung mode button. So sa mode button, dito mo mapipili kung saan ka kukonek, FM, Bluetooth, or auxiliary. Ito yung, dito yung tayo pipindot. Mamaya, susubukan natin. Now, ito, sa taas niya kasi, yung unit natin, dito naka-indicate din yung model, yung speakers, DC input, and battery details. Okay. Ito yung likod. So, sa likod, nakalagay yung free na microphone. Dito, nakalagay ang free na mic. It's made of plastic. Matibay. Magaan siya, pero matibay. Yan. So, maganda. Malaki yung speaker sa harap at may maliliit na speaker din sa gitna. Adjustma 8804. Okay guys, susubukan na natin ngayon i-connect sa Bluetooth and i-test yung quality ng music or yung performance ng Adjustma speaker. Okay, first is i-power on mo natin yung unit. So pag power on yung master volume, turn it clockwise. The Bluetooth device is ready to pair. So, nakaset siya sa Bluetooth in mode. And then, kukonek natin sa Bluetooth. Ayun. DG. Hanapin natin yung itong DG1065. The Bluetooth device is connected successfully. Ayan, so connected na. Yung name ni Jasma sa Bluetooth is DG1065. Ngayon, para matest yung music, nag-prepare ako ng no copyright music, kasi bawal sa YouTube mag play ng music na may mga copyright rules. So ito, sabi dito sa Bluetooth, sa YouTube pala, is royalty free music, happy upbeat by Olive Spring Empress. Nakalagay no copyright. So for the sake of this review, gagamit tayo ng no copyright na music. Test natin. So dito sa mode, press natin para maging FM mode siya. Go! The Bluetooth device is ready to pair. So
So, ganun lang kalagay, the Bluetooth device is connected successfully. Yan guys. So, madali lang i-operate. Just my speaker 8804.